Ito ay ang ikalawang yugto bilang pagpapatuloy sa ating kwentong pinamagatan nating reunion. Matapos kong ilarawan sa kanila ang itsura ng babae na matalim na tumititig sa akin doon sa reunion, ay nasabi ng tiyahing ko na kilala niya daw ito. Sa buong gabi na yon, umikot ang aming mga kwentuhan tungkol dito. Ayon pa sa tiyahing ko, kahit maging yung bahay doon sa may daanan ay hindi rin nakaligtas sa lupit ng mga ito. Ang bata daw na 2 taong gulang ay bigla na lamang nagkasakit at tuluyang namatay. Ayon pa sa tiyahing ko, matunog daw ang usap-usapan na talagang inaswang ang bata. Isang albularyo daw ang nagsabi na ang bata ay pinalitan. At sinabihan daw ang mga magulang nito na kung gustong malaman ang totoo at makita ang tunay na anyo ng bata ay kailangan nilang idaan ito sa bintana o di kaya naman ay tagain. Ngunit hindi daw nagkaroon ng lakas ng loob ang mga magulang nito. Tinanggap na lamang daw nila ang pagkawala ng kanilang anak. Ngunit tumibay ang kanilang paniniwala na inaswang ang bata nung araw na ililibing na ito. Nang ilalabas na ang bata mula sa kanilang tahanan ay sobrang bigat daw ito samantalang 2 taong gulang pa lamang ito. Matapos makapagkapunan habang nagpapahinga ay may ibinahagi muli sa amin ang aking tiyahin. May hinawaan daw ng aswang doon din sa kanilang lugar ngunit hindi daw kinaya ng katawan nito at ikinamatay. Ang nakakakilabot daw ay nung inimbalsa mo ito, nakita daw sa gawing dibdib nito ang isang ibon na wala na rin buhay at nababalutan ng makapal na mga laway. Nang biglang kumawal ang mga aso, sinilip namin kung sino ang dumating. Mula sa bintana ay wala kami nakita kahit isang liwanag man lang ng flashlight. Pare-pareho kaming kinutuban, hindi maganda. Talagang ayaw nila akong tigilan. Kumuha ng itak ang chewing ko at binigyan din ako ng isa. Nagdala rin kami ng flashlight at lumabas kami ng bahay. Paglabas namin ng bahay, sumigaw ng malakas ang chewing ko na ang katumbas sa Tagalog ay kilala namin kayo. Inikot namin ang kabuuan ng bahay dahan-dahan. Habang naglalakad ay nakikiramdam kami. Papasok na sana kami ng bahay nang biglang humuni ang aswang. Sinabihan ako ng chewing ko na malapit lang daw ito at malamang nakatingin sila sa amin. Sabi ng chewing ko ay 2 daw ang aswang. Sinenyasan niya ako at dahan-dahan kaming lumapit papunta sa puno ng duwat na malapit sa bahay. Nang malapit na kami sa puno at siya pong iilawan na namin ang flashlight, ay biglang nagulat kami ng may lumipad galing doon. Hindi ko man nakita ang totoong itsura nila. Kumbinsido ako na ito nga ang sinasabing aswang dahil alam kong malaki sila. Gumalaw ang halos lahat ng sanga ng puno nang lumipad sila mula dito. Pagbalik namin sa bahay ay sinabi ng tiyahing ko na ang babae daw na yon na nasa reunion ay siya daw. Noon, nagalit na galit daw itong dati niyang nobyo sa kanyang nanay at nagawa daw nitong saktan at sipain pa ito sa likod dahil ito daw ang dahilan kung bakit ganoon ang kanilang pamilya.
Nung nangyari, galit na galit ang chewing ko. Isinukbit niya ang kanyang itak at niyaya niya ako. May pupuntahan daw kami. May kalayuan ang nilakad namin. Pagdating doon sa bahay, bigla na lang sinigawan ng chewing ko ang nasa. ...ng bahay. Nagmamang-maangan ang tanong nito na kung bakit daw at ano daw ay kinagagalit ng chewing ko. Dahil sa alam kong trespassing kami, sinabihan ko ang chewing ko na umuwi na lang kami. Para patunayan na hindi sila ang may gawa sa pagkamatay ng aso at hindi rin sila ang nanggugulo sa amin tuwing gabi, ay hayaan daw siyang makapasok sa bahay ng mga ito. Tulad ng ina ko ay hindi pumayag ang mga ito kahit pa sinabi niya na kasama naman ang mga barangay. Sa halip, inatras na lamang nila ang kanilang reklamo sa chewing ko. Isa ang binitawan ng chewing ko bago sila nag-iwaiwalay sa barangay. Sa susunod na mangyari pa ang mga ganito at hindi nyo kami tinigilan. Hindi ako manginahin na makulong. May kalalagyan talaga kayo sa akin. Simula noon ay natigil na ang panggugulo nila tuwing gabi. Pero hindi pa rin natigil ang mga kababalagang nangyayari sa paligid doon sa kanilang lugar.